ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon na 11 ng Nobyembre, gunitain po natin si San Martin ng Tours. Siya ay dating sundalo at nagiging Kristiyano at siya ay naging obispo at pantas ng simbahan. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon natin kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang ating intensyon rin para sa ating mahal na Birhen Maria ng Loreto na paalis ngayon sa ating parokya. Ang mga intensyon natin para sa kapayapaan sa mong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at Israel. Ang ating intensyon para sa isang matagumpay na sinodo ng ating simbahang Katolika. Mga kapatid, ngayon ay dumating na ang pagkakataon na tayo ay mag-alaala sa mga panahon ng pagdalaw ng ating mahal na Birhen Maria upang tayo nisanin ang imahin ng mahal na Birhen ng Loreto. Nang may pusong pasasalamat at galak, muli nating pagmasdan ang kanyang larawan at dito ay lahat ang lahat ng ating pasasalamat at pag-ibig para sa mga biyayang ating natanggap sa kanyang naging pagdalaw sa atin. At dahil hindi tayo kagaya ni Maria, walang bahid sala, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, sa pamuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi pati ang simbahan ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epinito, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Honia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako ka Ampilayato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano, na kamanggawa natin kay Kristo at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Ako si Tercio, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya, nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yama ng lungsod at ng ating kapatid na si Quarto. Naway, sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang yan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kahit sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang may pagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y maitatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang pagkatiwalaan sa maliit
na bagay ay makapagkatiwalaan sa malalaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Parisiyo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kahit sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit masasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa 11 tayo ng Nobyembre at ngayon, Sabado, ng 31 na linggo sa inyong panahon, ay atin pong ginugunita si San Martin ng Tours. At simple dahil narito po sa atin ngayon ang Mahal na Birhen Maria ng Loreto, atin pong bigyang parangal din ang Mahal na Birhen Maria. Ang atin pong paksa sa lahat ng mga pagbasa ngayon ay tungkol sa kayamanan at paano magiging tunay na katiwala sa kayamanan. Ang kayamanan, ayon pa sa Hebreo, ito ay tinatawag na utsar. Ang utsar, ito yung kayamanan na pangkalahatan sapagkat ang pangkalahatan na para lang sa isang tao ay tinatawag na sigula. Ang utsar, sa Koineo na Griego ay tinatawag na thesaurus, na ganun din ang ginagamit sa salitang Latin, na sa atin naman, doon nagmula ang salitang treasure o sa ating Tagalog, kayamanan. Kumisan, pag-usapan natin ang kayamanan, kaiba ang paninig ng tao. Ano ba talaga ang kayamanan na tunay? Para sa ating pagtingin, iba't iba po ang klase ng kayamanan. Una po, ang unang kahulugan ng kayamanan, ito ay ang ating pag-aari. Maaring pera, maaring mga alahas, ginto, pelak, mga kayamanan na nasa bahay, o dili kaya mga piling-pili na mga pabango at iba pa. Pero ang kayamanan din, pangalawa, ito ay tungkol sa mga kayamanan na hindi po natin makikita pero nariyan sa tao sa buhay niya at bigay ng kabuluhan gaya ng karunungan at kaalaman. Sapagkat yun po ang kayamanan ng tunay na hindi po pwedeng nakawin. Kaya sinasabi po sa sulat ni San Pablo sa Colossians chapter 2 verse 3 na ang ating Panginoong Hesus siya yung kayamanan na nakatago. Pangatlo, ang kayamanan rin ay ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nasa atin. Marupok man tayo ay tinatawag na sisidlang gawa ng putik, pero nariyan ang Diyos
Kaya ating pong mabasa yan sa ipangalang sulat ni San Pablo sa Corinto, 4, Mexico City. Pang-apat na kahulugan sa kayamanan ay ang ating banal na takot sa Diyos. O banal na takot. Ito ay kayamanan na sinasabi ng mga propita. Kaya mabasa natin sa aklat propita Isaias, kapitulo 33, verse 6. Panglima, ang kayamanan ay kung ano ang tinuturing natin na nasa atin na mahalaga. Pero kung ano pong tingnan natin ng kayamanan, pag tingnan po natin kung minsan ang kayamanan kapag physical lang o material lang o dito makamundong kayamanan, kung minsan ito ang simula ng gulo o maaring ito ay nagbibigay ng kaguluhan ng tao na kung minsan ginagamit natin ang kayamanan na siyang ating pinipili, na siyang ating inangat, na ating kamalingan sa buhay. Kaya kung minsan ang politika ay isang negosyo para sa pagkaroon ng maraming kayamanan. Pero ang tunay na kayamanan ay ang ating taglay na relasyon sa isa't isa sa simbahan. Kaya po sa ating unang pagbasa sa sulat ng Pablo sa Roma, Kapitulo 16, verse 3 hanggang 20, ay sasabi na sa sulat ni San Pablo ay kanya pong pinapahayag ang iba't ibang mga membro na mga hintel, na hindi lang ang mga Israelita, mga hintel, na naging kayamanan na rin ng sambayanan ng Diyos o ng simbahan sapagkat napapasigla ang pananalig at pananampalataya dahil sa kanila. At ang kayamanan ay siyang kayamanang makalangit. Na hindi po tayo mag-impok sa mga kayamanan dito sa mundo. Bagkus ang kayamanang makalangit na kung saan ang Panginoong Diyos ay siyang pinakatunay na kayamanan. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos ay kayamanan natin. Ang Diyos ay kayamanan natin, hindi po natin masabi na tayo karapat-dapat sa kayamanan na yan sapagkat wala pong karapat-dapat na isa sa atin ang magkaroon ng Diyos dahil ang lahat ay biyaya. Ayon pa ni Santa Teresita de Jesus, lahat ay biyaya ng Diyos. Kaya kung minsan pagtingnan po natin, paano ba tayo maging katiwala sa mga kayamanan? Marami pong mga susog tungkol sa tinatawag na wealth management o ang ating pamamahala sa kayamanan. Una, na dapat magkaroon tayo ng maayos na pangangalaga at pamamahala ng ating mga asset, ng ating mga portfolio, ng ating mga network na lagi nating tinitingnan at kung ano man ang nasa atin. Pangalawa, na kailangan nating tingnan kung paano ba ang mga retirement o pagre-retiro ng mga bagay-bagay sa buhay natin na kung mayroon ng hangganan ang ating pagtrabaho at ang ating pagninegosyo ay mayroong tayong suporta. Pangatlo, na ito ay pagkaroon ng masinop na pamamaraan upang magkaroon tayo ng tunay na o makatotohanang budget sa buhay. Tayo mga Pilipino kasi kuminsan wala tayong budgeting kaya napunta sa pagkain o lilikaya sa kung anumang bagay ang ating mga kayamanan. Pang-apat, na magkaroon tayo ng pamumuhunan o investment na kung saan madali po nating ayusin ang buhay. At panglima, na magkaroon tayo ng balanse sa ating portfolio at kung paano ito maayos lagi. At pang-anim, na kailangan nating bayaran ang ating mga utang, lalo higit na yung may malaking interest. At pang-pito, na magkaroon tayo ng diversification o mag-iba-iba na pamumuhunan at pagkaroon ng pangangalakal o ano pang gagawin upang tayo magkaroon ng pamumuhay. At pangwalo, na magkaroon tayo ng tunay na pamamahala kung ano ang mapamahalaan natin, kung ano ang hindi natin kayang pamahalaan at kung ano ang partial na pwede natin pamahalaan. Ang ating hindi mapamahalaan ay ang merkado, ang palengke ng negosyo. Ang ating mapamahalaan, kung ano ang ating mga assets, ang ating mga savings at iba pang mga kayamanan na sa atin. At ang partial na hindi natin control din ay ang sahod
o kinikita natin na paiba-iba araw-araw. Pero dapat tingnan natin na ito yung mga bahagi sa tinatawag na pagdaloy at pag-iba-iba ng panahon na kung saan ang ating mga kayamanan na material o temporalities ay nagiging bahagi na ng buhay. Kaya kuminsan, pagtitingnan po natin ang pagtingin sa kayamanan dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi ng ating Panginoon na dapat una sa lahat maging matapat tayo. Ang matapat sa maliit na bagay, maging matapat din sa malaking bagay. At kung tayo namamahala, dapat maayos ang ating pamahala sapagkat kung mamahala tayo dito sa mga bagay-bagay na lumilipas sa mundo, marunong din tayong mamahala sa makalangit at walang hanggan na kayamanan, walang iba, kundi ang kayamanan ng makalangit kasama natin ng Diyos sa walang hanggang kayamanan ng kagalakang walang hanggan at buhay na ganap at ikasya-sya. At kinakailangan natin tingnan na hindi tayo makapaglingkod ng sabay sa kayamanan sa mundo at sa kayamanan sa langit. Kailangan tayong pipili na ito ang pinakamalaga, ang kayamanan makalangit sapagkat ang kayamanan dito sa lupa, yun ay mayroong hangganan. Kaya sinasabi na dito sa mundo natin, wala pong magkaroon ng kayamanan na tatagal sapagkat ang kayamanan dito sa mundo maaring kakainin ng kalawang o dili kaya ito'y nakawin o dili kaya ito'y mawala. Ang tunay na kayamanan sa langit ay siyang tunay na kayamanan na siyang maghatid sa atin ng tunay na kagalakan. Kaya sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, Verso 19, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa mundo. At kailangan nating tingnan ang kahalagahan ng kayamanan na siyang magbigay ng kagalakan sa atin, ang kayamanan ng langit. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, Verso 34, kung saan ang ating kayamanan, naroon ang ating puso. Kaya ingatan natin na ang ating kayamanan, ayon pa ng ating Panginoong Hesus dito sa ating Ebanghelyo, yung kayamanan sa mundo, ito ang ating gagamitin upang tayo ay magkaroon ng kayamanan sa langit. Na ibig sabihin dito, kung ikaw ay mayaman at nagkaroon ka ng malaking negosyo, nagkaroon ka ng malaking income, nagkaroon ka ng malaking kayamanan na naimpok sa bangko, hindi po yan sa iyo. Yan ay sa mga taong wala at naghihirap at nangangailangan. Kapag ka ibinahagi mo yan sa kanila, nag-impok ka ng kayamanan sa langit. Pero pag ikay sakim, yung kayamanan inimpok mo dito sa mundo, hindi mo po madala sa kalangitan sapagkat nung pinanganak tayo na hubad at walang wala. Paano natin maklaim na mayroon tayong private property, na mayroon tayong kayamanan na ganun kalaki? Hindi po yan atin. Dahil noong ikaw ay pinanganak, sabi mo, mana yan sa mula sa mga magulang o sa mga ninuno mo, hindi po yan totoo. Sapagkat ikaw ay lumilipas lang dito sa mundo, hindi ka magkaroon ng pag-aari ng lumampas pa sa buhay mo. Kaya, kung ipinagmalaki mo ang iyong kayamanan o kung anumang ang nasa iyo, ikaw ay huwad at ninakaw mo ang karapatan ng tao na ngayon ay naghihirap, naghihikahos dahil hindi ka marunong makibahagi sa kanila. Dapat po nating alamin, ikaw ay katiwala lang ng Diyos sa lahat ng kayamanang nasa iyo ngayon. Ikaw ba ay may puso na habag sa kanila? Ikaw ba ay may pagmamahal sa Diyos na pinapahayag mo sa pamagitan ng iyong taos puso na makibahagi anuman ang kayamanan mo dito sa mundo? Ikaw ba ay tumitingin na ang tunay na kayamanan ay ang Diyos at walang iba? At dahil dito, siya yung ating treasure, siya ang ating kayamanan, siya lang at siya lang ang dapat pumapanginoon, magbigay kahulugan at saysay ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na mga biyayang magagamit para sa kanyang kaluwatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin po natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala at atin pong itutugon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Atin nawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng magiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabubuting loob na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama. Panginoon, tulungan, bigyan lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama. Tulungan mo kaming huwag na matangay ng tukso ng salapi, bagkos hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Hingin namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Tumalak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasama iyong basbasan na sa aming maging tunay na katapat dugo ng iyong anak. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katapat dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo matido upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin ng Tor upang sa pamuhay naming araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanito na marapat ni kay aming pasalamatan sa ngitan sa Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ng Torre pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kahit si Kristo na masahan sa katapatan ay nihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa malangin ka ng iniukol kaysa ng samin dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, dumuhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay, tunay na pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Martin ng Tor, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at iasalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang ikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng buong sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, kunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord.
show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord. If you wish me to be faithful to you, oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart, joy of my heart, the unique joy of my heart. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Announcement. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 sa ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan na Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong pagtatalaga ni San Martin ng Tours sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyo totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon na po ay pamamaalam natin sa mahal na Birhen Maria ng Lorito. Paghahandog ng papuri at pasalamat sa mahal na Birhen ng Lorito. O mahal na Birhen ng Lorito, aming kaibig-ibig na ina, pintakasin ng mga naglalakbay sa himpapawid, tagapagtanggol ng mga tahanan laban sa sunog at sakuna, ina at guro ng mga mag-aaral. Nasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa aming mga tahanan. Pagpatuloy marawa ng iyong paglingap sa aming buhay at tahanan nang umiiral sa aming piling ang mga kaugaliang Kristiyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahalan ng mga magkakasambahay at ang pagtutulungan ng mga kapitbahay. Ilayo sa amin ang tukso, sakuna, sunog at kamaliang pakundangan sa iyong tahanang inilapat sa bayan ng Lorito, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birhen ng Lorito, huwara ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. Turuan mo kami ng umahalan sa isa katulad ng pagmahal mo sa amin. Mahal na Birhen ng Lorito, ina ng mapagtawad na tagapagligtas, lahat po tayo ay panalangin mo kung patawarin ng aming Jesus sa lahat ng aming kawalang utang na loob sa aming mga pagkukulang. Mahal na Birhen ng Lorito, may ibigin at lubhang nagpagtalinga sa mga nagpapagkukup sa iyo. Maging takbuhan at lakas ka namin sa lahat ng pagsubok at pagsusubok. Mahal na Birhen ng Lorito, ina ng Jesus, na bukal ng buhay at kabanalan. Pagkaloob naman ni Jesus sa amin sa oras ng kamatayan, ang bayang makabahagi sa kutiyan ng kanyang lingkod na buhay sa pamagitan ng isang bagong buhay na walang hanggang kagayaan sa langit. Amen. Pagtatalaga sa mahal na Birhen ng Lorito. O kalinisang Birhen Maria, kami lumapit sa iyo ng may buong pagtitiwala. Malugod mong tanggapin sa araw na ito ang aming mapagkumbabang panalangin at pagtatalaga ng sarili. O Ina, tinala mo ang aming banal na tagapagligtas sa iyong pinakadalisay na sinapupunan. Tanggapin mo ang aming panampalatay at marubdob na pagmamahal habang kami ay mapasok sa espiritu ng iyong banal na bahay. Sa pamagitan ng presensya ng banal na mag-anak, ang banal na bahay ay siyang naging pinakadakila sa lahat. At hangad namin na ang bawat pamilyang Kristiyano ay mapukaw nito. Mula kay Jesus, lahat ng mga bata ay natututong tumalima at magsusumikap. Mula sa iyo, O Maria, ang lahat ng kababaihan ay natututo ng mapagpumaba at ang diwa ng pagsasakripisyo. Mula kay Jose, na buhay para kay Jesus at para sa iyo. Ang mga kalalakihan ay natututong maniwala sa Diyos at mamuhay sa iyo at para sa iyo. Mabuhay sa pamilya at sa lipunan ng may pagtitiwala at katapatan. O Maria, nadalangin namin ang Santo Papa at ang buong simbahang Katolika para sa aming bayan at para sa lahat ng mga bansa sa daigdig, para sa mga kaluluwang nahihirapan at para sa mga makasalanan. Hangad namin ng lahat ay italaga sa iyo. Sa Espiritu
naroon sa banal na bahay, kung saan ikaw ay naglihim sa pamagitan ng Espiritu Santo, nais naming ulitin ng may masiglang panampalataya ang mga salita ni Arcangel Gabriel. Aba, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasayo. Nais naming dumulog at sambitin rin, Aba, Ginoong Maria, Ina ni Jesus at Ina ng Simbahan. Kami ay mababaling sa iyo, O Maria. Tanggapin mo ang aming pagtatalaga sa iyong kalisinisang puso. Ganap na iyong iyo, nais naming patunayan sa sumagitan ng gawin na ito ng pagmamahal. Ang aming walang humpay na pag-ibig kay Jesus, aming anak, at ang aming pag-asa sa iyo, aming ina. At nagsusumama kami sa iyo, Rina at Ina ng Awa. Idulot mo sa iyong anak, mga anak, ang kasaganahan at ng makalangit na biyaya. Amen. Maupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mabuhay ang Nuestra Señor. Magandang hapon po sa inyo lahat. Viva Nazareno. Mga kapatid, sa ngalan po ng pamunuan ng Our Lady of Loreto, ang Archdiocesan Shrine at Dambana ng Mahal na Ina ng Loreto sa J.P. Guerra, Sampaloc po, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pamunuan ng Pambansang Dambana ng Nazareno kay Father June Sescon kasama po ang mga katuwang na pari na tinanggap ang ating Mahal na Ina ng Loreto. Ito pong imahe na ito ay nagmula sa Espanya at dinala sa Pilipinas noong 1613 sa parokya po ng Our Lady of Loreto sa Bustillo, Sampaloc. Kaya po kami ay nagdilibot para lalo pa pong magkaroon ng matinding pamimintuho at debosyon sa ating Mahal na Ina. Kaya po dahil dito, inaanyayang ko po ang lahat ng mga deboto ng Nazareno. Sa December 1 po ay kokoronahan ang ating Mahal na Ina ng Loreto, alas 6 po ng gabi. Kaya po lahat po ng mga nagmamahal sa ating Mahal na Panginoon na Nazareno ay inaanyayahan po namin muli. Sapagkat ang kapistahan po, ang simula po ng piyesta ay December 1, coronation po, at ang piyesta ng Mahal na Ina ng Loreto ay December 10. Lahat po ng mga deboto ay inaanyayahan namin na pumunta sa Dambana ng Ina ng Loreto, December 1, 6 p.m. ang solemn coronation po ng Mahal na Ina ng Loreto. Muli po ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating rektor, Father June Sescon, at kasama ang mga katuwang na pari. Mabuhay po kayong lahat. Viva la Virgen! Tinatawagan ko po sa bandang harapan ang mga kinatawan mula sa Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene. Gayon din po ang mga kinatawan mula sa Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Loreto upang tanggapin at ipresenta ang ating munting regalo at Certificate of Appreciation. Basahin ko po ang citation. The Roman Catholic Archdiocese of Manila, Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Loreto, J. Figuera Street, Sampaloc, Manila, Certificate of Appreciation is hereby presented to the Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene, St. John the Baptist Parish, Vicariate of San Jose de Troso, for the significant contribution as the host parish shrine for the ongoing Dalaw-Loreto sa Archdiocese ng Maynila in the Vicariate of San Jose de Troso, given this 11th day of November in the year of our Lord 2023 at the Minor Basilica and National Shrine of the Black Nazarene, St. John the Baptist Parish, Quiapo City of Manila. Signed, Reverend Father Primitivo T. Lopez, Team Ministry Member, and Reverend Father Enrico Martin F. Adoviso, Rector and Team Ministry Moderator.
Tumayo na po ang lahat. Maraming salamat po, Padre Eric Arubiso, at mga kasamahan niya sa Mahal na Birhen Maria ng Loreto. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung ka ba ang loob po kaming nalangin at kami ng makaawang kalugdan po, mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay siyang piling. Alisin mo ang anumang mga karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kariyan sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang ilaw ng walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, lalo na ngayon at atin pong bigyan ng pamaalam ang mahal na ina natin, Mahal na Birhen Maria ng Loreto. At lahat po tayo ay dapat magkaroon una sa lahat ng number one na kayamanan. Walang iba kundi ang kayamanang makalangit, ang Diyos at ang mga Santo, nangunguna ang Mahal na Birhen Maria. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, na inaignos ng cross ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan ang kilingan ang kanag susumamo sa iyo. Makamta na walang katugunan at tanggapin ang kasagutan, may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito, na may malalang pangako ng sabinyag, na ikaw ang naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kong taglay ng ang pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Ang
mahal na Birhen ng Loreto, inang aming laging saklolo, sa isipang nadirimlan at nalilito, dulot ay kaligtasan at pag-alo, inang sadyang pinagpala. Walang maliwang iyong awa, ang pasasalamat namin walang sawa sa mga kaloob mong mga biyaya. Dinarangal ka namin, Birhen ng Loreto, pinupuri at tunay na minamahal. Mula sa aming puso'y ito'y bumubukal. Ilaw ka't aming tanglaw sa aming buhay, mahal na Birhen ng Loreto. Minamahal ka naming totoo, dinggin ang aming panalangin, Ina ng Panginoon namin. Dinarangal ka namin, Birhen ng Loreto, pinupuri at tunay na minamahal. Mula sa aming puso, ito'y bumubukal. Ilaw ka't aming tanglaw sa aming buhay, mahal na Birhen ng Loreto. Minamahal ka naming totoo, dinggin ang aming panalangin, Ina ng Panginoon namin. Amen. Masintahing Birhen ng Loreto, o ikaw ay aming dinarangal. At sa aming pagdarasal, ilapit sa ating may kapal, ang bayan niyang minamahal. Ang gandang sinaun at sariwa ay malaya mula sa sala. Ang taglay niyang ganda at anyong payapa, ang bayan ay sumisinta. Pintakasika namin sa lahat ng aming panalangin, sa Diyos Ama natin, upang bayan ay dinggin. O mahal na Birhen, Birheng tanging kapinto-pintuho, ang patron ng kay mahal, ating nangipagdangal. Sa sampalok ay ina, masintahing reyna, mahal na Birhen, mabuhay ka. Masintahing Birhen ng Loreto, sa apoy ay aming pananggalang.
sa puna at salot na panganib sa kabahayan, sa manto mo mananahan. Ang patron ang sa amin nagturo, sumunod magdasal sa may kapal. O patrona at ina sa mga mag-aaral, kami turo ang magmahal. Pintakasi ka namin sa lahat ng aming panalangin. Sa Diyos Ama natin, upang bayan ay dinggin. O mahal na Birhen, Birheng tanging kapintu-pintuho, ang patron ng kay mahal, atin nang ipagdangal. Sa Sampaloc ay ina, masintahing reyna, mahal na Birhen mabuhay ka. Sa Sampaloc ay ina, masintahing reyna, mahal na Birhen mabuhay ka. Are all are thine.
protect us from every danger. O Lady, dressed in blue, pour us your mercy and your love. O Queen, this we pray to you. Own us as your children too. Singing ng buwan, paalam na paalam, kami ay bendisyonan, kami ay bendisyonan, kami ay pagpalain.